Ang mundo ay paikot-ikot lang. Minsan masaya, minsan malungkot. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay patuloy tayo sa paglaban sa hamon ng buhay. Tunghayan po natin ang kwento ng buhay ni Mang Jerry. Ang masasakit na karanasan at kung paano ito nakaapekto sa kanyang katauhan. Ako si Rago Gia, 51 years old. Ang kira dito sa lugar ng Hinahon, dito ang Hinahon, Punto, Manila. Panahon na yun ng ganyang baka pa ako, wala pa akong ganitong, kaya may hindi pang musmong anong balat ko. Mga pansin ko na ako, ang kagilid ako ng 20 anyos, nagkakaroon ako ng ganito. Hanggang sa naka-check up ako sa doktor sa PGH, sa St. Luke's, pumunta pa ako ng EU. Inaano ko yung ano ng doktor kung ano kung kakaiba sila. Halos pareho man sinabi nila. Itong balat ko ay family history. Ano ito, yung mana-mana. Hanggang sa tumanda na ako, yung kamamatigan ko, talagang dala ko nito. Hanggang sa ngayon, masakit pa nito. Kapag meron akong isang tao na nakakita sa akin, parang naano sila sa akin. Ang didiri, maligangan. Yung naman ang nananaw ko sa tao, parang wala silang tiwala. Kung sakit ko, baka mahawa sila. Ate, napansin ko tumingin kaya doon dun sa duman kanina. Ano ba basta sa palagay mo meron sa kanya? Wala, nakakadiri na sa pista. Parang baka mamaya makahawak ako. Marami pa naman mga bata. Kaya minsan, sa ibang tao, kung maaari, ayaw ko rin sila nakakausap din. Kahit naman kanino. Ano na kung hindi ko pag-isabi isang tao. Kahit sa biro man, mas katanggap niya sa biro. Ito nga yung kalagayan ko. Ito yung isang katawan ko. Baka kung anong nangyari, baka makahawa raw ako. Hindi siya, kahit naman siya tao na tumanas ng ganito sa kalagayan ko, talagang kundi. Nasa marina ng loob eh. No! Yung sakit ang dadamot, pero yung sama ng loob, ng kalooban, siguro, mayroon gumutin yun eh. Diba? Mayroon gumutin yun eh. Kasi hanggang sa tumanda ka, dalawa pa rin yun eh. Ang sakit ay maaaring magamot, pero ang sakit na tumarap sa pagkatao ay di kailanman maaalis sa puso at isipan.